Matirang matibay sa pagiging plebo. Ito ang tawag sa fourth classmen ng PMA o mga freshmen. Normal lang ang mga eksenang ito sa kanila. Dinadaanan nila tuwing almusal, tanghalian at hapunan ng buong taong pagiging plebo nila. Forty-five degrees dapat ang angulo ng kanilang likod habang nakaupo. Susundin nila ang lahat ng utos ng katabing yearlings at kailangang kabisadong lahat ang pangalan, serial number o minsan kahit na mga alagang aso ng upperclassmen. Yearlings ang may hawak sa mga plebo. Umupo ako kasama ng isang grupo. Di ko na halos maintindihan ang nangyayari sa aking paligid. Tumatagaktak ng mga pawis, sigawan kaliwat kanan, at mga tanong na di ko mawari. Kung plebo ka, di ka halos makakakain. Iaabot ang ulam o pitsil ng tubig sa upperclassmen. May kasama pang exercise at malas mo kung isa kang plebo at tatlong upperclassmen ang kasama mo sa lamesa. Lahat ng atensyon nakatutok sa iyo. Salo-salo ng plebo ang lahat ng ipag-uutos ng upperclassmen. Hiniram ang tradisyong ito sa West Point, isang eskwelahan din para sa militar sa Estados Unidos. Isa lang ang mess hall sa pinagdadaanan ng mga plebo. Ang unang taon sa PMA ang pinakamahirap. Dito natatapyas ang halos kalahati ng klase. After march, he then takes his post with the brigade staff as the cadet officers move forward. Sa 20,000 na gustong makapasok dito kada taon, wala pang 300 ang plebong tinatanggap. Sa kasaysayan ng PMA, ang klase ng 2005 ang may pinakamababang deficiency rate o bilang ng mga bumabagsak. Kasama sa mga nakapasa si Cadet Antonio Bulaw na kandidato ring pumasok sa West Point. Di niya inaasahang butas ng karayom ang papasukin niya para malagpasan ang unang taon. Walang uwian ng isang taon ang mga plebo. Tubong Davao City si Cadet Bulaw. Naakit siya sa libreng paaral ng PMA. Libre lahat sa PMA. 2,500 pesos ang natatanggap kada kadete bilang allowance. 2,000,000 piso ang nagagastos sa isang kadete na nagtatapos sa PMA. Ano yung pinaka nakakagulat na nangyari sa'yo? Bilang civilian, ha? Nauna yung sisigawan nyo. Kasi hindi ka sanay na sisigawan sa bahay nyo. Mm-hmm. Parang nakakabigla. Pero ma-appreciate mo din yung importansya nun. Ngayon, na-appreciate mo na? Kasi nga, nasa sundalo ka, nasa ano ka, isa ka sundalo. Mm-hmm. So, kailangan talagang buo yung loob mo. Walang pinagkaiba ang hirap ng mga babaeng plebo. 2 beses sumubok si Cadet Sabihon makapasok sa PMA bago natanggap. Pangarap maging sundalo dahil inidolo ang magulang na parehong nasa militar. Kung ano ang kayang gawin ng lalaki, ay siya rin niyang sinasabayan. Pinutulan ang buhok na hanggang baywang nang natanggap sa PMA. Nandun nga po yung pressure na kailangan mo ipakita sa iba na hindi dahil babae ka, hindi mo magagawa yung magagawa ng iba. Meron ka mong hindi magawa, importante pa rin doon. Nagawa mo kung ano yung kaya mong gawin. Di ba laging sinasabi, pinapataw sa ating mga kababaihan na
konting hirap, iyak. Ginagawa mo ba yun dito? Umiiyak ka ba? Hindi ko po masasabing hindi ako umiiyak kasi natural naman kasi dito po talagang kahit lalaki naman po umiiyak. Pati paglakad ng mga plebo ay iba. Trotting, ika nga. Dugot pawis ang puhunan nila. Nung unang araw pa lang ng pagpasok nila bilang plebo sa PMA, hindi na nila ito makakalimutan. Sa araw na yun, talagang makalimutan mo yung pinanggalingan mo, ma'am. Makalimutan mo talaga to the point na ako ay inaamin ko sa sarili ko. To the point na kahit birthday ng nanay ko, nalimutan ko. Bakit naman? Kasi yung ano dito sa amin, ma'am, yung practice, di ba? Parang it's a sort of cywar or the upper class will shout at you, ganun. Sigawan ka to the max na, to the point na hindi mo na alam, confused ka na, ano ba itong nangyayari sa akin, hindi naman ito yung alam ko na mangyayari sa akin, ganun. Muslim si Kadet Sally, galing siya sa Siasi Holo. Naturete na ang tenga sa mga bala ng gera, kaya't nagdesisyon maging sundalo. Yun yung parang nagpaano sa akin, kumbaga parang nagmotivate sa akin na balang araw mapabago ko ito. Parang ganun. Specific branch of service. Yes. Well, you're going to have... Ang pagiging plebo ay pinasang tradisyon na sa PMA, 66 na taon nang nakakaraan. Ang sistema nyo dito sa PMA is you destroy first and then you build. Totoo ba yan? In a sense, that may be. But there is a logic to that. You remove what is not expected of you as a military man and then build on what is expected of you. That is precisely where we have the fourth class system. Pero parang tinatanggal nyo yung pagkatao ng isang tao. Mm-hmm. Temporary lang ho naman yan. Yun ho namin nasusubukan ang tibay ng dibdib ng isang individual. 1936 nang unang matatag ang Philippine Military Academy. Mahigit sa 100 kadete ang unang sumubok ng training na sinunod halos lahat sa West Point. Pati ang mista na tawag nila sa isa't isa ay slang ng master na gamit naman sa West Point. Diretso Beast Barracks o physical training ang mga plebo. Dito babaliin ang tapang ng loob, buburahin ang mga paniniwalang bit-bit ng 17 taon at susubukan ang tatag ng damdamin. Nawawalan ba kayo ng inyong katatagan, ng inyong kalooban? Na... No, it's the exact opposite of that, ma'am. Out of that confusion, you learn how to stand by your own. Kasi yung idea behind sa Beast Barracks or summer camp is tatanggalin totally yung civilian antics ng isang plebo, tapos papalitan siya ng newly emerged military persona. So General, kung blind obedience at followership ang ating mga patakaran dito, hindi ho ba nagpapaaral ho kayo ng isang buong cadet corps ng mga robots? In a sense, because it is not normal to have a critical thinker in a military organization. Sa Beast Barracks, pinamamahalaan ng upperclassmen ang mga plebo. Walang tigil ang physical training at utos ng mga upperclassmen dito. Meron pang academics na dapat asikasuhin. Sine what? Sine. Cosine. Idinidiin din ang pag-aaral sa mga plebo. Malakas sa math, may speech lessons pang kasama, at simulation classes kung balak mag Air Force, Navy o Army. Kasabay ng libro ang sang...